Walang kakupas-kupas sa James Shop. Ayaw magminti sa 3-point line. Nasa full pan ni Rosario ang alaga ni BGR. Pakitang gilas naman ang rookie ng bossing. Ang lakas ngayong Philippine Cup ng Blackwater. Napaluhod na lang at napataba si Coach Shot sa sahig ng Araneta. Blackwater bossing kontra sa TNT tropang Giga. Parehong ang galing sa panalo ang dalawang kupunan na ito sa huli nilang laro. Pakitang gilas nga kagad si Rain ng Batak sa bago niyang team. Habang si BGR naman nga ay solid din ang pinakita para sa kanyang debut game sa TNT. Sa simula ng first quarter ay palitan nga kagad ng basket sa Troy Rosario at RR Pogoy. Kumakana na din nga offensively ang rookie ng bossing na si Christian David. Ganda din ang simula ni Rosario sa opensa. Kaya agad nagkaroon ng slight advantage ang Blackwater early in the quarter. Pero tough break para sa bossing dahil na-injured pa si ng Batak. Midway sa quarter ay nagkaroon ng small run ng TNT para bawiin ang kalamangan sa Blackwater. Pero hindi nga nagtagal ang lamang ng TNT dahil biglang arangkada ulit ang opensa ng bossing. Mainit pa rin nga ang shooting ni Rosario. Instant offense naman para kay Kim Aurin pagkapasok niya sa laro. Natapos ang opening frame sa score na 17-16. 1-point lead para sa TNT. Sa second quarter naman ng laro ay good start offensively para kay Galinato para sa TNT. Pinasok na din nga sa laro si James Yap early in the quarter. At agad naman nga ito nagpakawala ng step back deep 3-point shot sa harap ng depensa ni BGR. Naging agresibo naman sa pag-atake sa basket sa Calvin Octana. Tumuloy-tuloy nga ang magandang shooting ni James Yap matapos itong makakuha ulit ng isang 3. Pero hindi nga kayang pigilan ng bossing ang pag-arangkada ng TNT sa opensa. Naging kontrolado nga ng TNT ang laro. Nasa pulpan ni Troy Rosario ang kinabukasan na BGR na milipit nga sa sakit si Rosser. Takeover na nga sa quarter na ito si David para ibalik ulit ng kalamangan sa bossing. Tumuloy-tuloy nga ang run ng Blackwater late in the quarter. Tumulong na din nga ulit si Rosario sa kanilang opensa. Kaya natapos ang first half na merong 4 na kalamangan ng Blackwater sa score na 39-35. Sa third quarter ng laro ay back and forth ulit ang opensa ng dalawang kupunan. Ganda ng simula ni Ginto offensively. Kontrolado pa rin nga ng bossing ang laro. Consistent naman ang pagambag ni Rosario at RK Ilagan sa kanilang opensa. Sa kabila naman nga ay naging agresibo offensively si Jason Castro para makalapit ulit ang TNT sa Blackwater. Palitan na nga ulit ng baskets ang both teams midway sa quarter. Nagpaparamdam na din nga si Nascoto at Sena sa opensa ng Blackwater. Nakuha naman ni Pogoy ang kanyang ikalimang foul late in the quarter. Napasigaw na lang at napamura si Coach Chot sa mga referee. Biglang arangkada nga ulit ng opensa ng Blackwater. Kaya nagkaroon ng 10-point lead ang bossing after ng third quarter sa score na 69-59. Sa fourth quarter ng laro ay tuloy ang pagambag sa opensa ng James Cuecatay. Patuloy din ang pag-atake ni Castro sa basket. Hindi nga basta-basta makalapit ang TNT dahil laging may sagot ang bossing sa kanilang mga baskets. Nag-beast mode pa ang buong bench ng TNT matapos hindi tawagan ng foul ang attempt ni Castro sa 3. Kitang-kita nga ang frustration ni Jason Castro at napalhod na lang nga si Coach Chot. Patuloy nga ang paglaki ng kalamangan ng bossing midway sa quarter. Biglang init na din ang shooting ni RK Ilagan. Nagkaroon pa ng run ng TNT late in the quarter pero nakulangan na nga sila sa oras. Panalo nga sa game na ito ang Blackwater.